Hayagan na umanong pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ibinunyag mismo ng bise sa kanyang pagharap sa media ngayong araw. Sa kabila nito, hindi raw kawalan kay Inday Sara ang posisyon bilang Vice Presidente. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Naniniwala si Vice President Inday Sara Duterte na mayroong niluluto ang mga miyembro ng House of Representatives na impeachment complaint para mapatalsik siya sa pwesto. Kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Ito raw ang dahilan kung bakit muling binubuhay ng Kamara ang issue ng human rights violations sa panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang idinadawit naman sa illegal na drug trade ang kapatid ng bise na si Congressman Paolo Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio. They want to project the family as corrupt, as criminals, and all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsatsa. Depensa naman ng ilang kongresista, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. It's just easy to dismiss allegations saying na all of those attacks, all of those investigations are politically motivated. But they're not. And I think in all of the hearings, nakita po natin na may mga ebidensya. Hindi naman ibig sabihin na porket asawa at kapatid ni VP Sara yung mga nai-implicate dito sa investigation, itatahimik na lang ang Kongreso. Mali naman yata yun. May buwelta rin si VP Sara sa pagsasampina ng Kamara sa mga report ng Commission on Audit ukol sa 125 million pesos na confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig niyo, di ba, anong play ni Castro. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission. Gayunpaman, wala raw pakialamang bise sa impeachment. Anya, tumakbo lang siya sa pagka-VP para maipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang ama na ngayon ay hindi naman raw pinopondohan. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. Sa harap ng anyay kaliwat ka ng pamumulitika sa kanilang pamilya, muling iginiit ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa ngayon, para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.